Halos kalahating bilyong piso na ang nagagastos ng gobyerno sa naging extended na quarantine ng nasa 24,000 na OFW na umuwi sa ating bansa. Pero para sa OWA o ang Overseas Workers Welfare Administration, wala raw halagang katumbas ang misyon nilang mapauwi para makapiling ng mga OFW ang kani-kanilang mga pamilya. Mula sa NAIA, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Jessica, umarangkada na simula ngayong araw ang pagpapauwi dito sa mga stranded nating mga kababayang OFWs na gusto nang makabalik sa kanilang mga mahal sa buhay ilang linggo nang nakakalipas. At dito nga sa NAIA, may 3,500 hanggang 4,000 na mga OFWs ang palipad or nakauwi na sa mga tinatawag na mercy flights. Abot hanggang drop-off area ng NAIA Terminal 2 ang haba ng pila ng mga OFW na pinayagan ng makauwi sa kani-kanilang probinsya. Lahat ng uuwing ito na swab test na at negatibo sa COVID-19. Tapos na rin ang 14-day quarantine clearance nila. Marami nga sa kanila, higit pa dyan ang tinagal sa quarantine. Hawak nila ang kanilang mga printed quarantine clearance. Ang ibang walang bit-bit na clearance, tinulungan sa help desk ng Philippine Coast Guard sa airport na mag-print. Karamihan sa mga OFW na ito sa mga hotel at dormitories nagpalipas ng ilang linggo habang naghihintay. Sinundo sila ng mga tauhan ng Coast Guard at mga sasakyan ng OWA mula sa mga hotel papuntang airport. Si Julius Lido na pauwi na sa Davao City, a 23 pa ng Abril dumating sa bansa pero May 14 lang sumailalim sa PCR testing at noong May 19 lumabas ang negative result. Habang ECQ, naging ECQ tapos extend ng extend. So doon lang kami pinag-ano ng agency namin, pinag-stay hanggat sa binigyan kami ng schedule na schedule kami ng swab test. Tapos hintayin na naman kami ng sabi 3 to 5 days. Si Kimberly Mila naman, bilang na bilang ang 37 araw siyang nanatili sa hotel at hindi makauwi. Pero kahit natutuwa makauwi, naiisip niya rin daw ang walang katiyakang hinaharap ng mga tulad niyang OFW hanggang wala pang lunas sa coronavirus. Hindi kami naman kami nababala kapag mawawalan kami ng trabaho kasi may ipon kami konti. Pero sa tingin mo makakabalik kayo anytime soon or? At the moment, hindi pa po. Ang OWA ang nagbayad sa 21 mercy flight ng Philippine Airlines at Air Asia na mag-uuwi sa 3,500 hanggang 4,000 OFW ngayong araw. 1,000,000 piso ang binayad ng OWA sa bawat flight. OWA din ang magbabayad ng 2.5 million pesos kada mercy voyage o mga barkong mag-uuwi sa Visayas at Mindanao ng iba pang OFW. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Cacdac, pagtugon daw ito sa utos ng Pangulo na mauwi silang lahat sa loob ng 7 araw. May nauna ng 7,500 na OFW na napauwi noong nakaraang linggo. Sa kabuuan, umaabot na sa kalahating bilyong piso ang nagagastos ng ahensya sa pagtugon sa problemang dulot ng COVID-19 sa mga overseas workers. The directive is really to reunite OFW families and walang halaga sa pera yung sa totoo lang. Aminado ang OWA na naging mabagal ang proseso ng quarantine at testing sa mga OFW. May tinatayang 45,000 pang OFWs ang pauwi hanggang katapusan ng Hunyo. Sasailalim pa rin sila sa testing at quarantine. At dahil halos 50,000 pa ng mga OFWs, Jessica, ang parating, umaasa yung OWA na yung pagpapauwi sa kanila sa kanilang mga probinsya ay hindi na magkakaroon o makakaranas ng aberya dahil nga sa mga aral na nakuha nga ng iba't ibang ahensya at nung gobyerno sa kabuuan dito nga sa ilang linggong pagpapauwi sa ating mga OFWs. Jessica. Ingat at maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.